Okay, so hi. Magandang hapon. So yun po, alas 3 na. So welcome sa 3 p.m. habit natin. So sana po may viewers na ako. So kung may viewers na ako, yun, yes, thank you, may nag-like agad. So nasa 5 na po pala kayo. Uy, si Sir Joy, si Ju Ali. Sir, magandang hapon. So present sa present si Sir Joy. So yung iba kaya, sino kaya yung iba? Eric Pasco. Okay. So Eric Pasco. Sige. Antayin lang natin na dumami tayo konti. So then start tayo. So yun nga, kung may pambansang table saw tayo. So ito ngayon gawin natin pambansang jigs. Okay? So ilan na tayo is 12. So yun, 12 na po. Okay, so oy, si Aklam Kalumos. Wait lang ha. Aklam Kalumos. So from Camarines Sur. Okay. So shout out sa iyo, sir. Keep safe. Okay, so yun, ulit, so medyo marami na tayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Then maraming salamat uli at nandyan pa rin kayo na patuloy nanonood sa ano namin, sa 3 p.m. habit namin. So yun nga po, ulit shout out sa buong team Boss Power Tools Philippines. Then shout out sa mga teammates. Okay, shout out sa buong BUGP, Boss User Group Philippines natin. So ba, si Sir Jerry Gutierrez, so nandyan din. Okay. Sandro Jimenez. So yun, marami-rami na tayo. Nasa 25 na. Bilis ah. Okay, so pwede na rin siguro tayo mag-start, no? Yun nga. Shout out na lang sa inyong lahat ng mga viewers ngayon na umattend. Okay. So, kung sino man sa inyo may jigs, so pwede nyo na i-maintenance basta out of warranty. Pero pag warranty pa, service center muna ko ang ano, service center po muna i-maintenance natin, ha? Para hindi po ma-void yung warranty natin. Kasi sayang yung warranty. 1 year warranty. So heavy duty siya kaya 1 year warranty. So again, kung mga nag-aantay kayo ng mga ano natin, sell out promo, so abang-abang lang po sa mga announcements sa Boss User Group. Okay, so napopost naman tayo dyan. So hanggang ngayon nga, sige-sige pa rin yung, tuloy-tuloy pa rin yung ano natin, yung sell out natin. So katulad kahapon, yung 999 natin. So baka tuloy-tuloy yan hanggang ngayon, yung promo na yun. Okay, so yan, nasa 39 na tayo. Okay, so umpisa na tayo. Ulit, ang session natin ngayon ay ito yung pambansang jigs natin. So yan yung pambansang jigs. Okay, so kapartner lagi ni pambansang table saw to. Okay, so madalas talaga ito ginagamit nyo ngayon, ginagawang pang sand, diba? So yun. Okay, so kung ano yung gagawin natin, of course, ganun pa rin. Paano siya buksan, paano siya ibalik, then kung ano po yung dapat i-maintenance natin. So, yun nga, at your service. So, Romeo Huguan. Okay? So, siyempre, ang una, ulit, banda rin natin kung gumagana itong jigs natin, di ba? So, saksak natin sa kuryente. Okay? So, may control speed siya dito sa likod. Okay, so nandiyan po yung control speed, dito po yung switch, so on and off. Okay, so i-on na po natin. So yan po, kung napansin nyo po, gumagalaw na siya. Okay, so number 1 yan. So yan po, number 1. Okay, so adjust lang po natin.
para bumilis. Okay. So, ayan po yung number 6. Okay. So, number 6 po yan. Okay, so patayin ko na. Mayroon po akong napansin na may nagtanong, may bumili daw siya ng jigs niya, so bagong dating sa kanya. Then, tinis niya paanda rin sa number 1. So, yung number 1 po niya, halos ayaw umikot. Hindi po siya katulad nito na mabilis yung ikot, di ba? Yan, mabilis yung ikot. Yung sa kanya po, halos ayaw umikot. So, suggest po namin na pagkabago po, start po muna natin sa number 6. Okay? So, halimbawa, naka number 1 tayo. Naka number 1. So, yan, number 1. Adjust po natin ng number 6 po yan. Okay? Then, hanggat maaari po, kung pwede, ganun po natin. Okay? Okay? So, para po makabuylo yung number 6 natin. So, kung nakabuylo na yung number 6, ibig sabihin nun, na pre-wheeling na yung loob. So, armature mo, bearing mo, gumalaw na. So, syempre kung sa kung galing sa stock, yung bearing mo, stock pa rin, hindi po siya nakaikot. So, yun po yung madalas na encounter natin. Pag na number 1 ka kagad mag-start, mabagal siya. Okay? So, kailangan po natin ipabuyluhin muna siya. Palagay natin sa number 6. Then, pwede na po natin siya i-start na number 1. So, hope po na, na makatulong po yung jigs natin ngayon na ano, na session doon sa question na yon. Okay? So, yan po. Napa-under na natin. So, tanggalin ko na siya. Okay? So, natanggal ko na siya for safety pagka binuksan natin. So, yun nga po. Naturo natin yung control, ang switch. So, mayroon pa po tayong isa. Itong filter niya. So, kung napansin nyo po, may arrow dito. Arrow dito, may arrow din po dito sa kabila. So, left and right. Kasi baka po yung pagtanggal natin, ginagawa natin ganito. Okay lang naman po. Kaya naman po talaga tanggalin siyang ganyan. Pero kailangan po natin ng pwersa. So, pwede po siya natin i-twist pa kanan. Okay? So, napakasimple po magtanggal. Pwede rin po pakaliwa po pala yun, oh. So, pa kanan pala yun dito. Okay. So, pwede rin po papunta dito sa akin. So, pakanan niya. So, napakasimple lang po siya tanggalin yung filter natin. Hindi po siya natin kailangan pirsahin para hatakin. Okay? So, natanggal na natin yung filter. Ito na yung natira sa jigs natin. So, kung may nagtatanong po yung filter po, kung paano buksan. So, simple lang din. Angat nyo lang itong likod. Okay? So, yan po. Simple lang po. Okay? So, mamaya po, maintenance. Sama-sama natin lahat yan pag nabuksan na natin yung jigs natin. So, ganito lang po muna siya. Okay? Para sa maintenance natin. So, tabi ko lang muna dito. Binuksan ko lang siya yung filter natin para pinakita ko lang paano buksan. So, pakita ko sa inyo po yung tools natin na gagamitin. Okay? So, meron po tayo cordless ulit. At saka, screw bits adapter, okay, or adapter, then flat screw na maliit, at saka yung alambre natin na matulis, at saka number 20 na torque screw bits, okay. So, salpak na po natin yan. So, ito po yung gamit para dito po sa o-ring, okay. So, sinungkit ko lang po yung o-ring para mapalabas dito sa pinaka-kanal niya. Yan, sana makita niyo yung kanal. So, yan na po yung o-ring. Okay, tanggal ko na. So, wala na pong o-ring. So, next po natin natanggalin yung dito. Yung backing pad niya. Okay, so backing pad. Oh. Okay, so apat na naman na screw yun nandito.
Yan. So, yan na po. Tanggal na po natin yung apat na screw. Nandito na po sa kamay ko. Napaglampo natin dyan. So, yun na po. Kung gusto nyo isunod-sunod para alam nyo kung ano yung una nyo tinanggal at saka yung huli nyo i-assemble. Okay? So, kung sa mga baguhan po, mas maganda, sunod-sunod nyo po yung mga binaklas nyo. Okay? So, or, yun na po. Take a picture ngayon kasi mga high-tech na tayo. So, may mga cellphone na tayo. Hindi katulad dati na ano tayo, record, okay? So, yung rubber po, saglit lang naman siya iangat. Kahit saan ka naman mag-angat, okay lang. Okay? So, yan lang po. Simple lang naman siya. Nakapasok lang po dito sa gilid yan. Yung kunting lock dito sa loob. So, meron yan po. Okay? So, next po, natanggal na natin yung rubber, natanggal na natin yung backing pad. Ito na po yung itsura ng jigs natin. So, may cover po dito na plastic. So, simple lang din siya, tanggalin. Ganun lang din. Okay? So, yan lang. Simple lang. So, cover lang siya doon sa may bearing para hindi basta-basta pasukan ng alikabok. Okay? So, safety po siya sa alikabok. Okay? So, next. Ito po yung filter na, kita nyo yan, filter yan. Yung puti na yan. So, sundutin ko lang yan ng kahit lot screw. So, yan. Nakuha na po natin siya. Okay? So, mas maganda po para pagbalik mamaya, ganun pa rin yung posisyon. Kasi kung balik na rin po natin, okay lang naman. Kaso lang may parang nag-form na yung cover dito sa taas. So, mas maganda po na nakaganun pa rin siya uli pagbalik natin. Okay? So, next. May isang screw. So, yan. Isang screw yan. Okay? So, tanggalin din natin yan. Of course, pagka inikot natin to, sasama ikot yung fan niya sa loob. So, pigilan po natin ng flat screw. Okay? So, pigilan natin ng flat screw. Ganyan lang po para hindi lang siya umikot. Okay? So, nakita nyo naman siguro po na hindi siya umikot, din lumuwag yung screw natin with washer. Okay? So, ilira lang po natin dyan. Okay? So, next po, itong eccentric, ano niya, yung eccentric niya para doon sa may bearing plunge. So, bearing, itong eccentric or bearing plunge tawag. So, nandiyan po yung isang bearing niya. Buti po, rubber sealed yan. So, rubber sealed kabilaan. So, pwede po siya natin i-maintenance or linisin pagka medyo marumi na. Then, grasahan lang yan. Okay? So, mamaya po, pakita natin. So, natanggal na po natin siya. So, yan po yung fan, ang fan na tira sa loob. So, kailangan po natin mabuksan yung motor housing bago po talaga ito matanggal yung fan. Okay? So, yan niya po. Malinis na. So, dito na po. Wala na po tayong tanggalin dito. Hindi dito na po tayo mag-umpisa sa taas. So, yung po yung cover. Tanggalin po natin. Tatlong screw. Okay? So, yan. Nandyan na po yan. Kunin ko lang po yung screw baka mahulog. Okay. So, nandyan na po. So, ito na po yung itsura ng jigs natin sa loob. Okay. So, nandyan na po yung switch. Nandyan po yung mga wire. At saka yung electronic board niya. Okay. So, electronic board niyan. So, kaya po na kukontrol natin dahil may mga electronic po yan sa board na yan. Okay? Nandiyan po yung electronic para makontrol yung speed niya. So, of course, kung mag-maintenance tayo, pwede po natin na iwanan yung cord. Pero kung gusto nyo talaga tanggalin, dalawang screw lang naman yan. Dalawang screw na maliit. So, kuha kayo ng flat screw na maliit, then tanggalin nyo lang yung dalawang screw dito. Okay? So far, hindi naman natin siya kailangan tanggalin kasi malinis na yung jigs natin. So, kasi bago-bago pa to. So, wala pa ganong dumi. Okay? So, yan po. Andyan lang po natin yan yung cord. Hindi natin siya tatanggalin. Okay? So, tandaan lang natin mga posisyon ng wire bago natin kalasin. Kasi, siyempre, ibabalik natin yan mamaya uli pagka nabuksan natin, pag i-assemble na natin, kailangan po natin ibalik doon sa posisyon niya. Okay?
So, tanggalin ko na po yung wire. Okay. So, yan po. Natanggal na po yan. Nakaangat na po yan. Okay. So, libre na po tayo magbukas. Okay. So, tanggalin na po natin yung screw. May screw po dito dalawa. Tapos, dalawa rin po dito. Para sa motor housing natin na kabila, para maangat na po natin siya. Tanggalin na po natin yung screw, ha, kasi baka mahulog pa. Okay, so shoot po muna, shoot, shoot. Hindi po siya ma-shoot. Okay, so tanggalin ko para ma-shoot dali. Ayan. Adjust ako ng torque. Yun po, shoot muna bago ikot para siguradong nakashoot siya doon sa ulo ng screw. Okay, so simple lang po ang pagbukas. Kahit angat lang po yan. Okay. So, yan na po siya. Naangat na po natin siya. So, yan na po yung jigs natin. So, sandwich type. Okay, sandwich type. So, yun niya po. Pag ganun lang, ganyan lang po siya. So, pag naglinis po tayo, kahit yan na po siya, okay na yan. Okay, so yan po, nakita nyo naman, ganyan lang siya. Okay, nakita nyo naman po, no? Next, tanggalin natin yung carbon brass. Okay, yung dalawa. Kita nyo naman po. Okay. Okay, so kamay lang po. Yan, alalay lang. Baka tumalsik yung carbon brass. So, kailangan po natin hugutin dun sa may wire. Ganun lang po. Okay. Ganun din po sa kabila. Hatak lang. Okay, so yan na po yung carbon brass natin, or yung brass holder na with carbon brass. So kung gusto nyo pa magpalit ng carbon brass, yan lang po siya. Ganun lang po. Okay, nakapasok lang po yan sa brass holder natin. O yan. Okay, o, simple lang naman po siya. Okay, so ilabas natin yung armature kasi po nandun yung bearing, para makita natin yung bearing kung ano itsura. So angat lang po natin yan, kamay lang po. Okay, so yan na po, nilabas na natin yung armature natin. So ito na yung armature, ito yung fan, hugot lang. Okay, so ito na lang yung naiwan dun sa may motor housing natin. Okay, so yan na lang po yung field coil. So, ito na yung armature, ito na yung fan. Kung napansin nyo po, yan, malinis naman po. Okay, so kung halimbawa, ngayon, na tanggal na natin, nabaklas na natin lahat. So, wala, so far, wala naman tayong mga naiwan na hindi nabaklas. Ngayon po, sana po natandaan nyo po yung, ano, ha, yung pagbaklas natin. So, siyempre, ang pagbalik mamaya, medyo dahan-dahanin natin para at least makitang-kita nyo. Kasi, baka mamaya magkamali kayo, sumayad yung armature sa field coil at saka yung fan, okay? So ngayon po, punta po tayo sa maintenance natin, okay? So maintenance na po tayo. So may basahan po ako para punasan ko yung bearing na yan. Kung may dumi. So, maintenance po. Rubber sealed uli yung bearing natin. So sundutin lang po natin yung rubber para makita natin yung loob. Okay, so yan po, yan po yung rubber, yan po yung loob ng bearing. Okay, so kung alimbawa po tuyo na yan, marumi na, may mga dust na dyan, so pwede po natin bugahan yan. So mas maganda po ibuga yung compressor, kasi compressor po talsik talaga po lahat na dumi dito, mga buhangin-buhangin dyan sa loob na yan. Okay, so pag malinis na po, pwede na po natin lagyan ng grasa yan. Lagyan lang natin ng grasa yan, paikot yung loob po, yung loob, okay? Dito po sa loob. Then, kung may grasa na po, balik lang natin yung rubber, takip lang natin tuli, ganyan. Okay? So, yan. Nabalik naman po natin siya ng mabuti, okay? Ganun din po sa kabila. So, sundutin nyo lang po uli yan. Then, linisin nyo po, ibalik nyo po yung rubber seal nya. Okay? So, then,
Yun nga, kung may compressor tayo, bugahan natin ng compressor yan para matanggal yung mga alikabok sa loob ng wire at saka dito sa commutator. So, alisin natin lahat ng alikabok. Ganon din po dito sa mga fan kasi dito po ano, yung mga nakadikit dito ng mga alikabok yan. Ganon din sa kabila. So, yan. Kung hindi po siya matanggal sa punas, so yun na po, bugahan pa rin natin ng compressor yan. Okay? So, tapos na po natin maglinis nitong dalawa. So, yung carbon brush po, ganun lang din. So, ingatan lang baka tumalsik. Bugahan lang din po yan para matanggal mga likabok dyan. Ganun din sa kabila. Okay? So, motor housing naman po. So, siyempre, lapag nyo na lang yan. Tapos, bugahan nyo po lang hangin yan. Okay? Hanggang dito, pati yung fill coil. So, bugahan lang po ng hangin yan. Hanggang dito sa housing. So, yan po. Binugahan na natin. Malinis na. Okay? Okay, so ito po yung cover sa taas, yung kanina dito sa may switch or sa may speed governor niya or sa may adjustan ng speed. So ganun din po, bugahan din natin yan. Ito po yung rubber, so bugahan din natin yan, bugahan din natin yan, okay. Pati po ito, pagka medyo marumi na, bugahan na rin yan. Ang filter po, kahit na bugahan din yan, okay lang din, walang problema. Hindi naman po yan kakalat or mapunit. Ganun din po yung pad nyo, backing pad nyo. So, bugahan natin yan, or punasan natin yan, okay? So, yun po yun. Ngayon po, ito yung bearing flange, okay? So, yung bearing flange. Ganun din po siya, kasi rubber din siya. So, tanggalin lang po natin yung rubber niya. Okay? Sundutin lang po natin yan. So, yan po siya, natanggal na po yung rubber. Yan na po yung bearing natin, okay? So, kung marumi po yan, madali lang maglinis. Mas maganda kasi naka-separate siya, so hugasan, pwede natin hugasan, okay? Mas maganda mahugasan. Pero kung may bearing puller po kayo, pwede nyo po i-bearing puller yung sa armature para talagang mahugasan nyo siya malinis, okay? Kasi ito po, wala naman po problema dito. Kung marumi, pwede na po hugasan talaga direct. Kasi wala naman po dapat tayo ingatan para mabasa, okay? Ito po kasi kung nakadikit sa armature, so hindi po talaga pwede hugasan yung armature kasama sa ano, sa hugas, no? So kailangan yung tanggalin po talaga natin yung bearing. Okay, so next, ito nga po yung filter natin. Ito na yung panghuli na maintenance natin. So kung marumi, bugahan lang natin yan or hugasan lang natin to, pwede. Ito po, hanggat maaari po, huwag po natin hugasan kasi ano po siya, tawag nito, ng papel lang siya, papel, so madudurog po siya pag nabasa. So mas maganda po, bugahan lang po natin ng compressor yan, okay, para matanggal po yung mga alikabok dito. So yan po yung filter natin, okay. So tapos na po tayo mag-maintenance, okay. So tapos na po tayo mag-maintenance, diba? So ngayon po, ang gagawin natin, assemble na siya. So magagawa po kaya natin asimbulin kung ginawa po natin na ganito, hindi po siya nakahilira. Kasi po maliit po yung lamisa ko, so hindi ko po inilira siya. Para at least may idea rin kayo kung paano siya asimbulin na hindi nakahilira, okay? So idadaan ko po kayo sa step by step, okay? Okay, so wow, nasa 50 na pala tayo, 50 plus. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. Keep safe. Uy, nandyan din pala si Kenneth Marabilla. So, shout out kay Kenneth. Uy, si Bats Gulingay nandyan din. So, shout out kay Bats Gulingay. Sunny Villabert. Villabert ba yan? Villabert? Sorry ah, medyo malayo eh. Villabert. Neil Itaas Manahan, Richard Morina. Okay, so shout out sa inyong lahat. Okay, so start na po tayo, assemble natin uli. Okay, so sunod ay una armature, tapos sunod yung fan. So hindi naman po natin pwede baliktarin kasi nandito yung kabitan ng isang bearing na kasama yung bearing flange. Okay, so kailangan po ganyan po talaga. Okay, so parang electric pan din siya, may guide, may slot konti. Yan, hindi po siya bilog. Sana po makita nyo yung slot. Yan po. Okay.
So may slot din po dito sa kabila. So, kailangan po magtugma yan para doon sa fan na hindi siya iikot. Pag umikot yung armature, kasama yung fan. Okay? So yan na po yan. Salpak lang po natin. Okay. So galaw-galawin po natin yung field coil kung talagang nag-swap dito sa pinaka-guide ng housing sa loob. Okay? Mararamdaman nyo naman po kung nag-swap. Then idiin yung armature at paikutin po natin kung pwede po natin i-fill dito kung talagang may sayad pag ikot natin. So wala po, ramdam po kasi natin dito yan. So freewheeling po siya. Okay? So next po yung carbon brass na kasama yung holder. Okay? So hindi nyo naman po mas pwede siya mabaliktad kasi dito may slot din dito, dito sa kabila, plain lang. So yung plain sa ilalim, ito yung sa taas, yung sa may wire. Okay? So sana po makita nyo. Alalay lang din naman siya, ganyan lang, salpak lang diyan. Ganun din po sa kabila. Okay? Pakita ko na lang po sa inyo pagka nasalpak na. Okay, so yan na po. Pakita ko po sa inyo. Sana huwag tumalsik. Okay, so yan po. Nakasalpak na po yung dalawang carbon brass. Okay. So, siguraduhin ko lang po na nakasalpak. Okay. So din po, siyempre of course yung kabilang cover natin. So salpak lang po yung kabilang cover. Okay, so ganyan lang po siya. So tingnan lang po natin yung mga wire kung naipit o hindi. Baka naipit natin siya bago natin lagyan ng screw. Okay? So yan na po. Diretso naman yung mga gap dito. So ibig sabihin, na-shoot po natin na mabuti. So lagyan po natin ng screw. Okay. Okay, so i-drive muna natin ng kamay para sigurado kung nakapasok sa trade. So 6 or 7 lang, pwede na 'yon. Na po, buong-buo na yung sander natin ulit. Okay, so ayan na po yung fan na sa loob. So of course, ganyan po natin yan. So pahuli na po natin yan kasi para flat to, mas maganda mag ganyan. Okay, mag set up ng wire. So set up po natin yung wire. Okay, set up natin yung speed governor natin o kaya speed adjuster natin. Set up yung wire dito sa kabila sa switch. Yan, balik po natin dito. So kung napansin nyo po, nakaangat po yan. So balik po natin sa mga pwesto nila. Yan po, pakita ko sa inyo kung nakabalik na. Okay. So, yan po, nakabalik na po yung mga wire natin doon sa mga pwesto nila. So, pag nabalik na po yan, takpan na natin, of course, ng cover niya. Sinsya na po, medyo malabo na yung mata natin. Na-shoot ko nga ba yung switch? Ako
ko po yung hindi makakita kung paano ko shoot yung switch sa kanal niya. May salamin na po yan, ha. Bakit po hindi ko siya masarado? Yun. Na-shoot ko rin. Okay. So, na-shoot ko rin siya sa kanal niya, yung switch. Medyo may kalabuan na talaga sa mata. Okay. So, simple-simple, doon pa ako hindi na-shoot, no? Nang kaagad-agad. Kung saan yung simple lang. Okay. Okay, so buong-buo na po yan, may cover na yan. So, pero hindi pa siya natin pwede matesting kasi gumagalaw pa yung fan dahil wala pa yung bearing flange niya. Okay, so kailangan po natin ikabit talaga yung buong bearing flange. So, yan po. Kung mabaliktad nyo po, hindi rin pwede kasi nga wala yung guide para doon sa may backing pad natin na may butas din. Okay, so nandito po yung guide niya para sa backing pad. So, hindi po natin talaga pwede siya mabaliktad. Okay? So, next po, yung screw. Balik na natin. Okay. Pigilan lang natin uli ng flat screw. Para po hindi siya umikot. Okay? So, yan po. Buong-buo na siya. Okay? So, balik na po natin yung rubber. So, may guide naman po yung rubber natin, kabilaan. So, yan po, tsaka yung dito sa kabila. Meron din po dito. So, madali lang po ibalik. Sintro lang po natin yan. Kahit na kabilaan, wala naman problema siya. Susuot pa rin siya. Okay? Yan po, check lang kung talagang nag-fit dito sa baba. Okay, so ayos naman po. Na-shoot naman po natin siya. Balik po natin yung filter. So, yun nga po, cover lang naman dyan dito sa taas ng bearing natin. At saka yung plastic cover natin. Okay. So, diin lang po yan. Kasi matatakpan naman po ng backing pad natin. Okay. So, yan na po siya. Halos buo na po yung sander natin. Yung jigs. Pambansang jigs. Okay. Okay. So, kung may question po, question lang dyan. Sasagutin po natin mamaya. So, yun nga po yung free pickup and delivery natin, no? So, tuloy-tuloy naman yan. Andyan pa rin yan hanggang October 31. So, extended po yan hanggang October 31 yung free pickup and delivery natin. So, ang next natin po na service week is November na. So, medyo malayo-layo pa yon. Okay? So, higpitan na po natin. So, napaka-simple lang po. Napakadali lang po natin mabuo at saka ma-maintenance yung jigs natin. So, simple-simple lang po, di ba? Napakabilis lang. So, saksak na po natin para matesting po natin kung talagang aandar to o hindi. Sana po umandar para wala na yung palpak. Yun. Okay, so umandar po siya. So, yan po yung number one natin. Okay, so adjust natin yung speed.
siya. Okay? Okay? So, yan na po. Okay. So, balik po natin yung rubber pa. Yung rubber sa ano, sa lock sa filter. Okay. So, napadali lang naman. Ngayon po, yung filter natin, nalinis na rin natin to, salpak lang po natin yun. Ilock lang po natin. Okay? So, yan na po siya, buo na yan. Buo na yung filter natin. So, salpak lang po natin ulit dito sa likod. Okay? So, simple lang po, di ba? Okay? Okay. Next, banda rin natin ulit. Okay. So, mas maganda po, lugalugin nyo para may nalaman nyo kung talagang mamatay siya. Kung mamatay, ibig sabihin may lost contact. Pag namatay po yan, mayroon po tayong lost contact sa loob or dito po sa may cord natin. Okay? So, yan po yung jigs natin, pambansang jigs. So, ulit, magandang hapon sa inyo dyan. So, napakabilis lang kasi simpleng-simple lang gawin yung jigs natin. Napakaliit lang na bagay siya. Kaya, yun, kung nakita nyo, napakadali lang. Hindi po siya mahirap linisin. Okay? So, shout out sa lahat na viewers. Keep safe. Doble ingat pa rin. Okay? At saka, kung may mga question po kayo, tuloy-tuloy nyo lang yung question doon sa groups natin, okay? About sell out, about repair, about concerns, o any concerns dyan. So, tuloy-tuloy lang po yung mga comments doon or kaya tawag ito, message doon. So, tuloy-tuloy nyo lang po yun. Nandiyan naman po lahat ng mga taga-Bosch na nagsusupport din sa inyo sa pagsagot noon kung talagang kailangan na kailangan, okay? So, dahil sa sobrang dami na rin ng ano natin, viewers natin, so mismong viewers, groups natin, so mismo yung grupo natin, yun na yung sumasagot sa mga katanungan nyo, okay? So, magandang hapon ulit sa lahat and shout out ulit sa inyong lahat. Shout out din pala kay Ednerson Lim. Thank you, Edner. Okay. So, wala na akong masabi. See you on next session uli. Every Friday. So, 3 PM habit. Service-related concerns or session. Okay. So, see you. Bye-bye. And thank you sa inyo lahat.